Isa ang China sa mga bansang nakilala sa kanilang mga hindi pangkaraniwang pagkain. Sa katunayan, minsan na rin namin binisita ang Beijing Night Market kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng kakaibang pagkain. These are fruits. Ito yung sugar-coated fruits. Sa paglilibot ko dito sa kanilang night market, ilang sandali pa'y nakakita ako ng binebentang buhay na scorpion at iba pang mga exotic na pagkain. What is this? Scorpion? Scorpion. Still alive. Pero I wonder, ngayong panahon ng pandemya, kumusta na kaya ang kakaibang food trip destination na ito? Try this? Yeah? I'm afraid of it. Para samahan tayong libuti ng Beijing, kasama natin ang vlogger na si Charmaine, 28 taong gulang. 4 na taon nang naninirahan si Charmaine sa China. Ngayon, wala akong trabaho dito sa China kasi naghahanap ako ng bagong trabaho. Pero dati, research and development assistant. Noong una, katakot-takot na adjustment daw ang kanyang ginawa. Si Charmaine daw kasi may pagkapihikan. Pero nang lumaon, this is donkey meat. Nagbago rin ang pananaw ni Charmaine sa mga putahing Chino na maski kakaiba at di pangkaraniwan, ngayon, kinakain na raw niya. Doesn't have the texture of beef. It's much more tender. Nung first time ko dito, first year ko sa China, nakita ko yung yung starfish. Niluluto nila, binabarbecue nila yung starfish. Sabi ng mga Chinese friends ko, sabi, masarap yan, lalo na pag may sauce. So parang ako, narealize ko, ay, pwede pala, okay. Yung fear ko na parang hindi ko alam to, tapos na-overcome ko yung fear na parang, sige, wag na tayo masyadong mapinhigan. Try na lang natin. So parang yun, after nung first try ko, doon na ako nagbago na parang, sige, magta-try na ako ng mas madaming food dito sa China. Baka kasi, ginajudge ko lang sila. Baka naman masarap talaga sila. Riding the subway! At ngayon, ipatitikim ito sa atin ni Charmaine. Pero dahil sa pandemya, ang dating masisiglang destinasyon, katulad na nga lang nitong Beijing Night Market, tila naging ghost town na. So dito ako ngayon sa Wangfujing. Meron dito yung dating famous food street, tapos ang dami mga food stalls dito. Kaso, wala na sila. They've been all closed down. So according to one of my Chinese friends, sabi niya na bakit nawala yung mga food stalls is hindi daw ito Beijing local food. Sa ibang parte ng Beijing, mayroon pa rin daw nagtitinda ng mga kakaibang pagkain. Ayun, dahil nga yung mga food street vendors wala na. Nandito tayo ngayon sa isang mall, underground mall. Dahil exotic food tayo ngayon, we're gonna try this. Let's go. Wow! Sunod namang hinanap ni Charmaine ang ox tripe o tuwalya ng baka kung tawagin din natin. Ito ang parte na madalas nilalagay sa paborito nating kare-kare. Pero dito sa China, hindi raw ito gaanong pinoproseso. Kaya natural ang kulay nito na may pagka-blackish green. This ox tripe, actually boiled tripe to. So usually they eat this sa hot pot or pwede rin ganito, noodle type. Ito na, parang spaghetti. Ay, ang gali. Parang rubber band. Ang angham. Ang rubbery niya. Tapos wala siyang taste. So what's the name for this? Pao tu. Pao tu? Nah, it's not really boiled. It's like you put into deep water or hot water for 30 seconds. So it's very